And what is up mga Pep Talk? Andito naman yung Quick Geeks na may saktong kalamaan pero di ko babayan. And you are watching 8Geek Pep Talk. Ayan, on today's vlog, house raid muna tayo. Una nating house raid, ang bahay ni Ate Apple at ang bahay ni Kuya Dagi. Yan, idol na idol ko itong mga to dahil nga ito yung sinasabi natin na hanep bahay. Yan, makikita natin dito na lahat ng pinaghirapan nila sa abroad, eto na, nagbunga na at eto ang naging resulta. Yan, napakagandang bahay. Yan, number 1 na Martes. Ayan, may mapicture-picture ang aking mga asawa. Yan, nagturo-turo si Kuya Pep. Yan, eto, napakaluwag na bahay, napakaganda, napakasimple, pero wala kang masabi. At ang ating second house raid, yan, eto naman ang bahay ni Ate Tire at ni Kuya Hiner. Yan, so makikita nyo mga ka-Pep Talk, basta naghirap ka, may halong pagmamahal yan para sa pamilya, lahat walang imposible. So ayun, eto na yung mga batang Martes, yan, akyat sila at syempre, hindi natin patatawarin, hindi nila papatawarin lahat. Yan, kahit sa taas, minarites nila. Yan, napakaganda, napakaganda ng accent wall. Yan, eto yung ano, partida, hindi pa tapos yan. At syempre, ang makulit kong alak, ayan na, si Robot, saan kaya papunta? Syempre, hahanapin niya yung tatlong bibi. Asan nga ba yung tatlong bibi yan? Ayan, nasa labas ng bakuran. Ayan, napakaganda. From bahay to, yan, bahay ng mga bibi. Yun, napakaganda. Napakaganda nitong bahay talaga nito. So, ayun, tapos na ang ating house raid. Back to the ball game. Ayan, cooking vlog? Hindi. Ito lang yung inaahanda ng aking mga asawa dahil pinaghahanda namin ang pagdarating ni Kuya Ferdinand dahil ngayon nandating nila at kami ang susundo. Ayan, napakasarap. Ayan, hito, inihaw na hito. May isa sa mga pinakapaborito ko at pinakamasarap na pagkain na aking natikman. At siyempre, hindi lang yan. Naghanda lang kami ng siopaw. Ayan. Tadan! Yari kayo mamaya abang nasa biyay, upakan ko kayo. At syempre, hindi lang yon, syempre, kailangan ng panghimbagas. Ayan na, napakasarap. Pero bago ang lahat, kailangan na natin umbisa ng intro in 5, 4, 3, 2, 1, go! So ayun, maraming maraming salamat sa maghihintay. Ayan, dire-diretso na tayo. Ayan, ipiplex ko lang yan. Ginawa ko na lahat. May cooking club, may house raid dyan. Ito naman, ang ka-review. Hindi, yan, sasabihin ko lang sa inyo. Mag-share lang ako ng technique para naman kahit paano. Yan, pagkapapasok kayo ng sasakyan, bubuksan mas mainam, nabuksan nyo muna yung pintuan para lahat ng init na nakulong sa loob, lumabas muna at hindi ka basta-basta mapapasok o kung ano man dahil medyo masama. Ayan, pagka yung naiwan yung sasakyan sa init, masama yung mga chemical na nilalabas ng aircon pag nalangap mo, masyado masama sa inyong kalagayan. So ayan, ito na yung batang maiwan yan, yung mga batang maiwan, sinasabi lang namin yan para kasi mawala sa isip niya at hindi siya sumama sa amin dahil pagka sumama yan, sigurado hindi na naman magiging maayos ang aming pagsundo dahil malamang siya lang ang babantayan namin at wala na kaming gagawin kung hindi yan. So ito, binuhat ko na yung inumin namin. Ayan, kasama ang aking napakapogi, napakabait, napakamasunurin na anak. Ayan, si Kyo, buhat-buhat niya ang aming baon. Yan, bubuksan namin sa likod at syempre ilalagay niya sa likod ang aming baon. So ito, hindi na natin patatagalin pa. Ito ang masakit sa mga biyahe. Ayan, nakikita niya mga Pep Talk, ito ang masakit sa lahat, ang mataas na presyo ng gasolina. Ayan, pero pabayaan mo na yan, ang importante. Ayan, nandito tayo ngayon, back to the ball game na tayo, alis na tayo. Ayan, padire-diretso na tayo, papunta na nga tayo dun sa Clark Airport. Ayan, malalaman kaya natin, first time ko lang pumunta dito mga Pep Talk, pero lahat ay gagawin ko at dahil magaling ang 8GB Pep Talk. Ayan, chill-chill ride lang tayo, but dahil magaling ang 8GB Pep Talk, makukuha at makukuha at matutunto natin yung Clark International Airport na yan. At syempre, bago sa pagdadrive, yan, papogi-pogi lang muna tayo. Ayan, hi ma, yun, busy-busy sa pagtitext. At syempre, eto naman si Kyo. Yan, akala ko natutulog na, uy, may pakaway-kaway pa ang aking pogo. Syempre, hawiin ang banks. Yan, may pakis na may kasamang baril. So ayun, eto na tayo, liliko na tayo at malapit na nga tayo sa Clark International Airport. Pero bago yung mga Pep Talk, parang pagbaba, may bababa rito at parang masisira ang ating cellphone. Ewan ko kung bakit. Kayo na lang ang bahalang musga. Sana hindi magalit ang aking sawa.
Uy, ano ba? Focus lang sa vlog. Well, anong magagawa ko kung dalawang beses na tumangin este, dalawang beses na ako este, hindi, ayun, yan, nakapokus lang talaga ako sa pagdadrive at kailangan parati tayong safe at kailangan hindi mawala ang aking atensyon dito sa daan. Kailangan focus lang tayo. So, yun, ibabay nyo na natin. Bahala na kayo kung ulit-ulitin nyo kung ilang beses na tumingin sa akin, pero ayan, nagdadrive tayo. Ayan, nandito ngayon tayo sa kilalang Bamban. Ito yung pinakakilalang bridge. Ayun, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Baya medyo nalito ako. Sana patawarin ako ng asawa ko. Hindi ako papagalitan dito sa ginagawa kong ito. Ayan, ito yung kilalang tulay sa Bamban. Yan, kilala ko yung gumawa niya. Maraming salamat sa paggawa dahil dito nakilala ang Bamban. Dahil sa tulay nito. Dahil nga, para kang nasa abroad pagka tumatawid ka dito. So, ayun, malapit na tayo. Andito na tayo sa Clark International. Ewan ko anong tawag dito. Basta ito na yung daan papunta sa Clark International Airport. Ewan ko, tama ba yung kanina pa ako nagsasabi ng Clark International Airport. Basta ang alam ko lang, Clark na paliparan yan. Kung ano man yung pangalan dito, bahala na kayo. At i-correct nyo na lang ako. I-comment down nyo lang dyan sa baba para naman kung may mali ako dito sa ginagawa kong vlog, malaman ko at maitama ako kung ano man mga pagkakamali ko dito sa mga ginagawa kong vlog. So, kahit ako nga, basta ang kailangan lang, dire-diretso lang nagsasalita ang aking bibig at kailangan hindi tumigil para lang hindi rin kayo tumigil sa panonood at mag-enjoy kayo sa nangyayaring biyahe dito sa patungo pagsundo kay Kuya Ferdinand. So, ayun, medyo nangangawit na rin ang aking pangalan. Nangangawit na, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko rin dito, pero kailangan dire-diretso pa rin tayo. At dahil dito, ayan yung truck, yan. Truck at kasama yung motor. Yan, napakaganda dito sa daan, napakaluwag. Walang ka-traffic-traffic mga kapatid. So, yun, kung gusto nyo manundo, dito na lang kayo dahil sigurado hindi na iwas biyahe. Yan, dito na tayo sa, ito na, ang dami kong mga aeroplano mga kapatid. Yan, nakaparking yan mga yan. Kaya lilipad yung mga yan, nakapark lang sila. So, nandito na tayo mga kapatid. At natunto din natin tong lugar na ito. So, ayun, maghanap lang tayo ng parking. At pagka nakaparking na tayo, siyempre, natural, nagparking na tayo. Maghihintay na lang. Actually, ang nangyari dito mga kapatid. Na-delay ang flight ni Kuya. So, ayun, maghihintay-hintay pa tayo hanggang mamaya siguro ng gabi. Mostly, ang kailangan na pagsundo namin dito is 4 o'clock, nandito na kami. So, ayun, 3:30 pa lang, nandito na kami. Ang problema, ayun, nalaman namin kanina lang, delay yung flight. So, ayun, hintay-hintay lang tayo dahil nga mahal natin si Kuya Ferdinand at handa tayong maghintay kahit anuman ang mangyari. Hindi tayo aalis dito mga kapertok. So ayun, diretso tayo pero titigil tayo para kumuha ng parking ticket. At ayan, ito na, naghahanap tayo ng parking. Wow, napakaluwag pala dito. First time yung gaya nga na sinabi ko kanina. First time ko lang talaga. So medyo ayan, badaandal muna tayo. Hindi ko masyado mabilya kung saan ba dapat mag-parking, saan ba may magandang parking para naman mas madali at mapalapit tayo dyan sa arrival na yan. At makikita natin kaagad ang ating mahal na kuya na si Kuya Ferdinand. So ayun, dito na siguro, bahala na si Batman. Hahanap tayo ng parking at mahalaga makaparking tayo ng maayos. So ayun, bago tayo bumaba mga kapito, kaya picture daw muna, post muna. Ayan, oh, yung misis ko delay pa rin nagchat. Ayan, pa-smile ulit. Ayan, ang bogey ko naman dyan, eto na, nandito na tayo. Ayan yung mga nakapark na kailan ko yan mag-vlog ng mga ano, ng mga aeroplano mga kapito. Sana sa mga next vlog ganyan naman yung picture ko ng mga aeroplano. Pero anyways, highways, ayan yung toksikiyo. Ayan, anong ginagawa mo dyan mahal kong anak? Oy, bigla siya nagising, nagulat at naalala niya nandito na pala sila sa airport. So ayun na, dahil matagal-tagal pa ang ating paghihintay, well, ilibangin muna ating sarili. Yan, may pasumin na muna tayo. Dahil itatry muna natin ang mga naka-picture dito sa ating cellphone. Yan, napakaganda, may pasumout. Yan, isa, dalawa, yan. So kanina, hindi nakikita yung letter R. Yan, kitang-kita na natin. Yan, ano kayang ginagawa ng mga aeroplano dito? Ba't hindi nila ginagamit? Sira na ba kaya itong mga to? Hoy, gawitin naman ko kayo. Pero anyways, highways yan. Kailan ko kaya kayo maiba-vlog? Sana mga next vlog o kaya mga tatlo na lang. Kayo naman na yung mga isusunod kong vlog. Yan, mga airplane vlog para maiba naman at lahat maging mag-enjoy. Pero anyways, highways, kaya nga sinasabi ko na paulit-ulit, ayan, nagutom na ako dahil sa paulit-ulit kong sinasabi. Yan, malungkot ng aking anak. At siyempre, kakain kami dito sa Wendy's, kay Ate Wendy. Ayan, at ito ang ating order. Isusumlang na natin para makita nyo. Uy, ayan, anong aling kaya dyan? Walaan nyo na lang, pero mamaya sigurado mag-enjoy kayo. Pero sigurado yan, pinakamura lang. At tumawal pa tayo dahil wala tayong pera. Ayan, ito na ang ating order. Ayan, si Kio, umpisa pa lang yan, 2 rice na kagad yan. Hindi halata na mana sa kanyang ama. Uy, tayo, pwede pa simple-simple lang ng konti. Konting-konti lang ang konti. Konting-konting-konti yung mga pagkain lang mga. Ito, kunyari, dahil pinaghahandaan natin ang ililibre ni Kuya Ferdinand. Pagdating niya, sigurado sure, ball yan. Marami tayong kakain. Op! Ulit-ulit na naman tayo. Ito na naman. Dahil tapos na ang pagkain namin. Tapos na kami kumain. Ito na naman. Lalabas na naman. At maghihintay. So, ayan, magbabayaban ako ng konti. Dahil nga, 8 gig pep to ako. Ayan, kahit sino sa inyo, pumili na kayo. At bibilin ko para sa inyo. Yan ang ipamimigay ko sa Grand LS ko. At syempre, pagkatapos nyo na yung mga kapeptok, ang problema nyo na lang kung saan nyo nga ba igagarahe yan.
yan lang ang magiging problema nyo. Pero bago ang lahat, gusto ko mag-exhibition dahil ang pati ang misis ko eh nainip na, ayan, may pasikreto siyang ginagawa. Yan ang mga magic technique dito sa airport. Wala siyang kamalay-malay, o, diba? O, habang naghihintay, yan, malinis na yan. Pagdating ng kuya niya, yan, nag-enjoy siya, yan, dahil nga may naka-pedicure na ang kanyang paa. At syempre, meron pa, uy, aba, nakita nyo yun? Isa pa nga, yan, nakita nyo yun? Slow-mo, mga kapertok. Uy, ang galing, pwede siyang mag-majorette. Diba may kakaiba, mga kapertok? At eto na, gabi na nga yan, mga kapertok. Nakikita nyo ba yung maliit na ilaw na yan? Yan, yan na ang aming pinakahihintay. Yan, lumapag ka na. At medyo gutom na rin ako. Yan, basta sana lang, kuya, huwag mong kakalimutan ang aking pasalubong. Siyempre, espesyal dahil ako ang nanundo. At eto na, dumami na mga Pinoy. Siyempre, natural lang dito tayo sa Pilipinas. Mga Pilipino talaga yan. Yung hindi kaasa ng foreigner. Akala mo kung nasa ibang bansa ka, yan, foreigner. Ayan, si ate, medyo naiinip na. Medyo makangati ang gulo. Medyo magkakamot yan. Ayan, nandiyan pa yung mga police escort para hindi naman kami magkagulo. So, ayun, medyo mahaba-haba at medyo... Ayun, gabi na. Pero lahat ng paghihintay eh sulit na sulit pag nagkita na silang magkapatid. So, eto na mga kapeptok. In 5, 4, 3, 2, 1... So, ayun, tapusin muna natin ang drama. Ayan, kuya, napaka-pogi mo kayo talaga ngayon yung mga regalo ko, ha. So, ayun, nandito na kami dito sa bahay. At syempre, nambis nilang at siya, ayan, ang mga magkakapatid, ang mga napogi na magkakapatid. At syempre, masaya silang nagkwekwentuhan. So, ayun, na-enjoy din namin ang nawala lahat ng pagod namin nagmula nung nakasama na namin si Kuya Ferdinand. At syempre, tatalon na tayo sa ating susunod na... Oops! Tumalon nga, ang ibig ko sabihin, eto tumalon na sa susunod na eksena. So ayun, nandito na kami, kinabukasan na to. Kumain kami dito sa saan pa, alam nyo na, hindi ko na sabihin. Oop, ayan na mga order, kita nyo naman kung ano yung logo. So alam nyo na kung nasaan kami. Dito kami sa Mac Jollibee. Yan, bahala na kayo kung nasaan kami. At syempre, gaya nga nasabi nila, mula sa lupa, magbabalik ng kusa ang lahat ng mga bagay. Eh, ram lang natin sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. So ayun natin, alam namin na masaya ka na kung nasaan ka man ngayon at kapiling mo na ang ating mahal na Panginoon. At syempre, ang inihiling lang namin, eh gabayan mo kami. Medyo masakit tong scene na to. Pero sa lahat, masayang-masaya kami dahil alam namin na maayos na ang inyong kalagayan. So ayun, hanggang dito na lang tayo mga kapeptok. If you like this video, hit like, share, comment and subscribe, and don't forget to click that notification bell for more update. At syempre, huwag ka na rin mag-skip ng sa ganun naman, makatulong ka dito sa aking channel. And in return, gagawin kong lahat para na masuklihan ko at maging swak na swak ako sa inyong panglasa. So ayun, God bless everyone, mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Bye bye.